Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataon na ito ay mula po sa masugid nating taga-subaybay na si Jeff. Ayon sa kanya, ay mag-iisang buwan na siyang nakikinig sa atin pong programa at nakahiligan na rin niya ang magbasa ng mga komento sa atin pong mga video. Na dahil doon ay nainganyo siyang ibahagi na rin ang kanyang nakakakilabot na karanasan. Narito po at ating tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Magandang araw po sa inyo, Sir PB, at sa atin pong mga kasaging. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jeff. 32 taong gulang. Laking probinsya po ako. Pero na magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa Maynila, ay hindi po ako nagdalawang isip. May kahirapan po kasi ang pamumuhay sa aming probinsya. Simula po nang makaluwas ako, ay halos dito ko na po ginugol ang halos 15 taon ko. At paminsan-minsan na lang po ako nagbabakasyon sa amin. Marami na po akong napasukan na trabaho. At dahil doon, ay palipat-lipat din po ako ng tirahan. Kung saan-saan na po ako napadpad. Nasubuhan ko na pong tumira ng ilang beses sa Quezon City. Ganon din po sa Bulacan at mga bayan ng Rizal. May mga 3 na rin po siguro ang nakalipas nang mangyari ang nakakakilabot kong karanasang iyon. Di ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar ng pinangyarihan dahil nakikita ko po sa mga komento na may mga nagagalit pag nababanggit ang kanilang lugar. Kahit pa nga di naman sinasabi doon na lahat ng taong nakatira ay aswang. At malinaw naman po na sa dami na po nang nagbahagi sa inyo ng kanilang mga karanasan ay masasabi po nating talagang kalat ito at maari mangyari at maranasan ng kahit na sino. Nang ako po ay mapatira sa isang lugar na ang kahalintulad po ay sa aming probinsya dahil na rin sa malawak na mga bakanteng lupa doon at maraming mga puno, gayon din ang mga halaman, ay nabawasan kahit paano ang aking pananabik sa aming lugar. Mabilis ako nagkaroon ng mga kaibigan at agad na napalapit sa aking mga kapitbahay. Ang mga bahay nga po pala doon ay hindi po magkakadikit. May mga espasyo po ito sa pagitan. At hindi po ganong karami ang kabahayan. Sa aking inuupahan ay 3 ang magkakalapit. Ang susunod na mga bahay ay medyo malayo na po sa amin. Mababait naman po ang aking mga katabing bahay. Doon po ako napadpad dahil na rin sa aking pinapasukang trabaho sa pabrika. Malapit po ito roon. Madalas po nawala ako sa araw dahil sa akin pong trabaho. 6 pasado pa lamang po ay umaalis na ako at hapon na kung umuwi. Malimit po ay binibigyan ako ng ulam ng aking pong 2 kapitbahay. Kaya kahit po mag-isa lang ako, ay pinasosobrahan ko rin ang niluluto ko na ulam pagkaminsan upang makapagbigay din ako sa kanila. Maayos naman po at tahimik ang aking naging pagtira doon. Nagumpisa lamang ang nakakakilabot na kababalagan sa aking buhay noong nagdadalang tao na ang isa kong kapitbahay na si Maris. Kakarating ko lamang noon mula sa palengke dahil minabuti ko na kasi na pagkalabas ko ng trabaho ay mamalengke na rin. Mga 7 na rin po siguro na mga oras na iyon at katatapos ko lang nalinisan ang isda na aking binili.
Nang itatapon ko na sa labas ang bituka at hasa ng isda upang makain ng mga pusang gala doon, ay nagulat ako nang paglabas ko sa likuran pinto ng aking inuupahang bahay nang may makita po ako sa itaas ng bubong ng bahay nila Maris. Na noong una po ay inakala kong malaking paniki lamang iyon, pagkat yung pakpak po kasi kagad ang una kong napuna na nakalalay po ito na nakapatong sa bubong. Mababa lang po kasi ang aming mga bahay doon at walang mga ikalawang palapag. Na mga oras po na iyon ay talagang halos di ako makapaniwala sa laki ng paniki na aking nakikita. Ang una ko pong naging aksyon ay bugawin iyon, kaya dumampot po ako ng bato at binato ko po iyon na may kasamang sigaw. Nalalo naman pong nagpasindak sa akin pagkat nang lumingon ito sa aking direksyon ay doon ko na lamang mali pala ako sa aking pag-aakala na isang malaking paniki lamang iyon. Dahil tao po ang mukha nito, yun nga lang ay kakaiba. Dahil may kahabaan po ang kanyang tenga, na nang humarap po siya sa akin ay nakakadiri pong talaga ang bibig nito, na puno ng likido, na tingin ko ay laway niya iyon. Pero hindi po kasi yon katulad ng karaniwan nating laway. At hindi makakaligtas sa iyong paningin ang maliliit at masinsin ngunit matutulis na mga ngipin nito. Dahil kapansin-pansin po talaga iyon. Lalo na nang bagya nitong ibuka ang bibig bago tuluyang lumipad na palayo. Napalabas naman ng bahay si Maris at nanay nito. Dahil na rin sa pagkalabog ng kanilang bubong at sa lakas ng aking sigaw. Agad nila akong tinanong nang makita akong naroon sa labas. Sinabi ko na mayroong aswang sa kanilang bubungan na ikinabigla ng mga ito at ilang beses pa akong tinanong para kumpirmahin ang aking sinabi. Sinabi ko sa kanila na hindi ako pinaglalaruan ng aking mga mata at alam ko po kung ano talaga ang aking nakita. Kinilabutan naman sila Janice at napatanong pa ang mga ito kung ano ang marapat na gawin. Sinabi kong hindi ko rin alam dahil noon lamang ako nakaranas ng ganoon, na kahit laking probinsya ako ay tanging sa kwento ko lamang naririnig ang mga tungkol dito. Matapos ang maikling pag-uusap naming iyon ay pumasok na rin ako sa bahay. Hindi maalis sa isip ko ang aking nakita. Nasa tuwing maalaala ko iyon ay nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Matapos kong kumain ng hapunan ay hindi ko na nagawang manood pa ng telebisyon. Parang nawalan ako ng gana, kaya nahiga na ako. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay bumabalik ang nakakatakot na alaalang iyon. Ang tagal bago ako nakatulog. Di ko tiyak kung mga ilang oras na akong tulog na mga sandaling iyon. Napagising ako dahil na rin sa may naramdaman akong impit na ingay na mga pagkaluskos. Nang mapasulip ako sa atip ng bahay kung saan naroon ang aking mga sinampay na damit na isang linggo ko po yatang labahin iyon, ay tila mayroong mali na mayroong kakaiba. Nang tumihaya ako at sa ikalawang pagkakataon ay mapatingin akong muli doon, ay natiyak ko na hindi lahat ng naroon ay aking mga sinampay. Naroon na ang aswang na naglalaway at nakatingin ito sa akin. Nasa tantsa ko ay susugod na ito. Ang hirap pong ipaliwanag sa totoo lang ang naiisip at nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko po ay namanhid ang buo kong katawan sa tindi ng takot na aking nararamdaman. Ang naging mabilis ko na lamang na reaksyon ay makalayo mula sa kanya. Kaya mabilis akong bumangon at tinakbo ang likurang pinto ng bahay. Sa sobrang takot na nararamdaman ko at pagmamadali ay hindi ko na naisip na nakalak pala iyon. Basta dire-diretso ako. At nawasak ang aking pinto na nang makalabas ako ay medyo madilim pa.
Nagsisigaw ako na humihingi ng tulong at paulit-ulit kong sinisigaw ang katagang aswang. Lumabas ang mga tao sa katabing bahay ko. Ang una kong nakita ay ang asawa ni Maris at sinundan ito ng mag-asawa sa isa pang bahay na bumalik pa nga ang lalaki sa kanila upang kumuha ng itak. Nang pumasok kami sa bahay ay wala na ito doon. Kahit nang puntahan namin ang harapan ng bahay ko kung saan ko hinihinalang pumasok ito ay hindi na namin pa ito naabutan. Nasabi ng isa kong katabing bahay na buti na lamang at may partisyon ang aking inuupahan na parang nagkaroon tuloy ito ng pasilyo. Kaya hindi nito nagawang sundan ako at tuluyang atakihin dahil hindi ito magkakasya. Matapos ang insidenteng iyon, ilang araw lang ang lumipas, ay naging matunog naman ang balibalita na may namatang aswang sa katabing barangay namin. Dahil doon, ay nagkaroon na ng gabi-gabing pagronda ang mga tanod kasama ng mga nag-volunteer na mga taga roon. At iyan po ang nakakatakot kong karanasan na sa tingin ko po ay hinding-hindi ko na talaga makakalimutan. Maraming salamat po, Sir PB, at sa lahat ng makakarinig ng kwento ko pong ito. Mabuhay po kayo at more power pa po sa inyong channel. Ang inyo pong kasaging, Jet. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa mga totoong kwento ng kababalaghan. Top 5 Best Comments. Ngayon po ay dadako naman tayo sa atin pong segment na Top 5 Best Comments. At ang atin pong unang komento ay manggagaling po sa ating kasaging na si John Mark. At ito po ang sabi niya, "Hello po Sir Idol, lupit talaga ng mga story nyo. Naka-loudspeak na naman kayo sa buong bahay namin habang naglilinis ng bahay, Idol." So sa iyo kasaging na John Mark, maraming salamat at sana hindi po kayo magsawa. At hello po dyan sa inyong mga kasama sa bahay. Again, John Mark, thank you po. Next ball under G54, that's G54. All you have to do is shout bingo. Ay, mali po. Ang sunod po nating comment, kala ko nasa bingoan eh. Ang sunod po nating comment is coming from our kasaging Cheryl Reyes. Ang sabi niya, "Yung sa sobrang adik mo makinig ng video nyo, pati sa pagligo, nakikinig pa rin ako. Tapos paggabi, nagpapasama akong umihi. Hehehehe." So ayun sa iyo po, kasaging na Cheryl Reyes. Maraming salamat po. At talaga naman kahit sa inyong paliligo, ay sinasama nyo ang ating mga kwento. Nakikinig po kayo. Sana ay patuloy nyo subaybayan ang atin pong mga kwento. Marami po pong darating na magaganda, I'm sure, kasi tuloy-tuloy pong dumarating yung mga karanasan ng ating kasaging. Again, Ma'am Cheryl Reyes, thank you po. Ang susunod po nating komento ay galing po sa ating kasaging na si Miss Janice Sarad. Ang sabi po niya, "Magandang gabi mga kasaging, at ilang subs na lang, 19,000 na. Shout out kay Narrator Prince Daniel. Boss, ikaw naman ang shout out ko, nang maiba naman, ikaw lang palagi eh. Haha. Very nice story, kakaiba, sad but true. Hirap makisalamuha sa mundo ng tao pag ikaw ay kakaiba. More power pa po sa channel nyo, Boss PB." Sa iyo, Ma'am Janice Sarad, maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga kwento. Sana di po kayo magsawa at magbago. Ma'am Janice, thank you po. Next comment coming from Francisco Rogi Talamisan. Ang sabi niya, "Nice story, Boss. More pa po. Nakaka-addict yung kwento mo. Marami kami mga security ang nakikinig ng kwento mo, Boss, kasi naniniwala kami sa ganyan." So sa iyo, Sir Francisco, maraming salamat po sa inyong pakikinig, patuloy na pagsubaybay. Sana ay hindi po kayo magsawa sa ating mga kwento na ipinapadala ng ating mga kasaging. At sa mga kasamahan mo po, sana lagi po kayo mag-ingat at salamat din po sa inyo. Again, Sir Francisco, maraming salamat po. Ang susunod naman po nating komento ay galing po sa ating kasaging na si Sir Alan Sabado.
Ang sabi po niya 19,054 subscribers. 946 na lang ay 20,000 na. Advance congratulations sa iyo, Pinkish Banana, dahil sa mabilis ang paglaki at pagdami ng iyong taga-subaybay. Yan ang katibayan na ang iyong mga kwento ay magaganda, may aral at kaabang-abang. Isama mo na rin ang magandang pagdi-deliver ng bawat salita, ang kalmadong pagbigkas. God bless and more power. So Sir Alan, maraming salamat po. Talagang kinumpute na Sir Alan. Salamat po sa inyong pagbati at saka mga papuri. Sana hindi po kayo magsawa. Matagal na rin po kayong kasaging, alam ko. Nakasubaybay kayo at talaga naman napakaganda po lagi ng inyong komento base sa inyong mga napapakinggan. So Sir, huwag po kayo magsawa. Tuloy-tuloy lang at again po, nagpapasalamat ako sa inyo po nga walang sawang pagbibigay ng magagandang komento sa atin po mga videos. Ngayon po ay bibigyan daan naman po natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila, DJ Mayumi, Dine, Saurin, galing po sa inyong anak, sana tama po ang aking pagbigkas, Mitch, Princess Anne de Rojas, Maki Belyaro, Shalid Andrake, Haruko Moto, Dennis Salem, Sashimi, Delia Villanueva, Rax Torquato, Jane PR, Lloydski Detski, Jojit Pasaporte and Baby Ann, Hannah Santillan, Junel Galang, Marcos Pambo, Blake Alcantara, Hailey Rosiana, Ato Nieto, RV Avila, Micaela Franco, Marlene Numabe, Gerald Montilla, Ramil Manib, Romilin Gonzaga, Lawrence Miguel Dasir. Siyempre, narito din ang ating kasaging na si Maclean Habagat. Binabati daw niya si Sir Hill. Diyan daw po sa Houston Resto sa KSA. Next, we have Susie Sue, Dark Loco, Pau Cox, Abilardo Jimenez, Rosaline de la Vega, Carlo Joe Hermeje, Lea Openyo. Di po nawawala ang ating kasaging na si Sian Sian, JT Van H, Jeneline Miles, Rosana Rose Mariano, Jordan Costojo, Verwin Fiesta, Tumbaga J. Ford, Blue Rose, Takbo TV, Alice Lopez, John Mark, Janice Ribolos at syempre pa po hindi natin makakalimutan ang ating PB Angels na sina Ma'am Janice Sarad and Miss Mafe Gonzalez. Thank you po sa inyong lahat. At sa lahat-lahat po na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW sa amampanig kayo ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. At hanggang sa muli.